Hi! Hello sa inyo, sa aking mga kalaruan at sa aking mga Facebook friends. Welcome sa aking 16th na toy vlog. Ayan. So, napansin nyo, medyo iba ulit yung setup natin. Kasi, during the past weeks, maliban sa aking day job, medyo naging busy din ako sa mga iba kong mga hobbies and pursuits. Teka, tanggalin ko yung face mask ko. So, medyo naging busy ako dun sa ginagawa kong gas station. Ito siya. So, yung gas station ko, nung ginawa ko to, buo na to eh. Binuo ko na siya. So, naglagay lang ako ng mga accents na kagaya nito. Ayan, yung mga puno-puno. So, unti-unti ko siyang nahanap at saka na resource. A resource, rather. Bisaya. Pero, ayun. Ito, may nakikita ko yung parang LED na battery. Ni-resource ko siya sa yung flashlight na nabibili, mga tigda 20 pesos sa palengke. So, bumili ako ng isa nun. Tapos, dini-construct ko. Tapos, nilagay ko siya na parang ilaw dito sa, ano ko, sa gas station ko. Kaya, pagka pinipindot ko siyang ganyan, ayan. So, parang may sarili na siyang ilaw na fluorescent. Maliban dun sa pinaka parang effects ng aking diorama. So, siguro nagtataka kayo paano ko siya nabubuo, no? May mga na-resource din ako na ano, na mga materials. Pinakauna niyan yung mga ganitong ano eh, yung mga ganitong base, mga basics, no? Ayan, kagayan yan. Tsaka ito. Nakuha ko to kay ano eh, kay Eric Mateus Rubio, kay Sir. Siguro nawala na siya ng time na magbuo. Kasi ano, darating to isang malaking sheet. Tapos, ikakat-kat mo siya. Tapos, ididikit-dikit mo gamit ang either white glue or shoe glue. So, medyo mabusisi siya. Kasi, pakita ko sa inyo ha. Ayan o. Oh, yung mga ganyan na mga logo, kailangan pantay na pantay yung pagkahiwa mo. Kasi, yun yung isa sa mga naging disadvantage ko nung nagbuo ako ng gas station. So, nung binuo ko yung gas station, hindi ko napantay yung mga hiwa. Kaya, nililiha ko pa talaga siya. As in yung, ano, to the point na bumili ako ng nail file sa palengke. Para lang maliha yung mga gilid. Kaya, ano, medyo mahirap siyang magbuo. Tsaka yung mga ganito na parang mga yung mga harang-harang, ito ah, yung mga ganito niyang mga harang, ito oh, medyo mahirap siyang ikat at saka ano, lihahin. So, para buuin ko siya ng ganyan, kailangan talaga pantay na pantay. And, may mga times na kailangan kong mag-paint nito para bumagay siya dun sa gusto ko na setup. So, ito, nung binuo ko to, mahaba to, malaki. Kasi isang buong gas station. Alright. So, isang buong gas station to. Kaya medyo mahirap siyang buuin, actually. Tapos, lalagyan mo pa siya ng mga accents na kagaya ng mga ilaw. Tsaka, lalagyan mo siya ng, syempre, mga accents. Ito, nakolekta ko na to over the years. Or rather, kasi 1-2 years pa lang ako nagko-collect. So, toy auction din ako bago ko makuha. At saka, ibang toy sellers din. Yung mga ganitong mga tao. Yan. Nakukolekta ko lang to sa auction. At saka sa mga lata. Yan, kagaya nito. Pag kunwari, meron akong police car or parang mga classic, yung mga Aston Martin, yung ganyan, mga James Bond na mga cars. So, ayan. So, ilan lang yung mga nakukuha ko na ganito. Na-chempoan ko talaga. Like, ito yung mga yun. Tsaka, syempre, yung mga ganitong tao. Naghahanap pa ako ng mga ganitong tao. Kasi karamihan ng mga, ano ko, diorama, mga auto mechanic, mga ganun. Lalo na yung gas station ko sa taas.
Tapos, meron din ako mga nabibiling mga little people. Tsaka ano, yun yung ginagamit ko na pang-accent sa akin yung collection. Tapos, may nakuha akong puno kay ano, kay Lil Cian. Buti na lang, nahanap ko siya. Yun nga lang, puro pine tree. Sana makahanap ako ng mga tipong mga nara or molabe para pwede kong ilagay as is. Kasi may mga binubuo ako ngayon na mga bago. Speaking of bago, since ito ay tofu shop, iniisip ko parang background na lang siya. Kasi, so kung familiar kayo dun sa palabas na initiative, ano siya tofu shop. So, pinag-iisipan ko pa kung kailangan ko ba siyang buuin na, ano, na as background o as, ano, as is na parang yung sa gas station. Tingnan ko. Kailangan din kasi ng creative mindset. Lalo na kapag wala kang space. Kita nyo naman. Alit ng kwarto ko. Kaya hindi talaga pwedeng marami. And, marami pa akong ano, pinagkakabala ngayon. Tinatapos ko din yung DIY ko na paint my numbers. Tapos may mga nakaabang pa ako na diamond art. So, yung lahat ng stress na nangyayari sa paligid, I turn it into the arts and also sa pagkukulit na ng laruan. Actually, may kararating lang ako eh, kaya ako nag-live. Pinapaarawan ko sila para contra-virus. Kakaan lang. Kakalinis ko lang. Ito, yung galing kay Nico. Kasi ano, nagko-collect ko talaga ako ng text ako. So, nakachempo ko ng, ano, ng Days Gone. Ayan. So, kakapaligo lang ng mga packaging nila. O, kahit yung packaging, ina-alcohol ko yan at saka, ano, pinupunasan ng may bleach. Kasi, alam naman natin, medyo bago nga yung virus. So, hindi natin alam kung paano ba talaga siya nakakahawa. Kwento ko lang, ano, in a bit, siguro nabalitaan niya na yung kay Divine Lee, tsaka yung pamilya niya. Hindi lumalabas ng bahay yun. As in, for 4 months, hindi siya lumabas ng bahay. Tapos, bigla na lang silang nagkasakit, silang pamilya. So, lahat sila nakaasa sa deliveries and stuff. So, dun pa lang, makikita mo na hindi talaga ganun ka-safe. So, as much as possible, kailangan talaga paarawan sila tsaka punasan. So, ito. Yedo is a it's a British brand. Made siya in England. Try ko lang kung ano pa. Ayan. Ito na lang. Try ko. Ayan. So, made in England siya, guys. So, kung nagko-collecta ka ng mga European British cars kagaya ko, isa yun sa mga go-to mo na mga brands kapag gusto mo. Lalo na yung mga classic looking cars na kagaya nito. Ano to eh? Gas tanker to. May kapatid to, yung Pencil. Ito siya. Kakaligo lang. Ah, di ba? Kadalasan ng mga ganitong sasakyan, you cannot find it on a normal day, in a normal day. Most likely to sa mga auto shows, mga car shows. Sa mga car shows mo lang siya makikita. Kaya, ano, napaka rare niya na kolektahin. Kahit yung mga ganitong diecast models. Mahilig ako sa mga ganito dahil Truth be told, mahirap siyang hanapin. Na ganito kakinis, tsaka yung packaging niya maganda. So kay Nico Cabrestante, thank you so much. Ayan na. May nakaabang pa ako sa kanyang ano Gulf tanker. Hindi ko pa maasikaso kasi yung madami din silang makapila. So ito, pag bumibili ako kay Nico, laging set. Tapos hinuhulugan ko siya ng 2-3 games ganyan. Ito na order ko sa kanya nito na eh. I think May. Tapos ngayon lang dumating ng July. Binayaran ko din siya.
So, ito usually galing ito ng ibang bansa. Ayan. Kasi wala namang ganito sa Pilipinas, guys. So, yeah, yung mga ganitong casting at saka yung mga logo. Ano to? England talaga. Tsaka, ano, iba yung police car nila, guys. Ayan, oh, yung logo ng ano nila ng police car. Medyo iba yung ano, yung casting tsaka yung logo. Kapag Italian talaga, may nakalagay dito na police, polizia or polizei kung French or Italian yung kotse na police car. So, ang kagandahan pagka may mga ganitong European as compared with Japanese cars. Pareho silang classic looking, pero mas vintage looking kasi ang mga English cars. So, yung mga English cars talaga, gustong-gusto ko talaga to. Lalo na kapag nakakapanood ako ng mga classic Hollywood, mga 1950s, 1960s na Hollywood. Puro mga ganito yung mga kotse nila. Kasi pagdating ng mga 1970s na Hollywood, more on JDM na yun eh, ng mga kotse. Yung mga tipong nakikita nyo na minomod sa Fast and Furious ng mga movies. Yun. Maganda siya, kolektahin. Actually, pinakamalapit talaga sa puso ko to si Texaco eh. Kasi marami akong collection ng Texaco. Next time ko na lang ibibida. Kasi na-excite lang ako na dumating na siya. So, ito, yellow taxi. Ano to eh? Usually, yung mga casting ng mga ganitong kotse, ano siya? Chevrolet. So, usually, yung mga nabibili ko ng mga European cars, Chevrolet yun. Tama. So, kapag nilagay ko siya dito, ipoporma ko siyang ganyan. Ayan. Tapos, nilagyan ko ng tao na maliit. So, kumari, so far, ang bagay dito, yung mga, ano, yung mga borta na kagaya nito. So, ito, dahil malaki yung scale niya, ia-angle ko siya in a bit na malayo para ang ipofocus lang yung tao. Or rather, ilalayo ko yung tao in a bit para maganda siyang tungan. So, that's how I do my photography sometimes. It's all about angling, lalo na kapag magkakaiba yung scale ng mga fields at saka. Tapos, wait lang. Ito yung isa sa mga bagong dating ko sa akin. Ayan. So, isa din ito sa mga kinokolekta ko ng mga kotse. Coca-Cola. So, marami akong memorabilia ng Coca-Cola. Meron akong pogs, meron din akong bottle caps. Meron din akong yung mismo mga bote, yung mga pinapalit nila ng Tansan before, tsaka mga cards, yung mga from 1950s to 1960s sa mga cards. Yun yung ano, yung mga reprinted na pagka pinalit mo ng Tansan, yun yung magiging free mo. So, yun yung mga nakolekta ko sa ibang mga sellers na mga nagle-let ko. So, ito naman, binuksan ko na siya dito sa gilid kasi as much as possible, kapag yung mga ganitong may acrylic na casing, mas okay na i-retain mo na lang siya sa case para hindi siya magasgas or mabasa. Yung fading kasi pagka acrylic glass yung ginagamit, parang okay lang yun kasi it tends to be like that over the years na medyo naggagasgas na yung acrylic kahit na matagal na siya nakatago. So, binuksan ko siya dito sa gilid. Buksan ko siya sa gilid. At, siguro pag tinago ko to, ikat ko lang to. Tapos, gano'n naman kasi kadalasan kapag ang binibili mo, mga M2 or mga ganito, or green light na mga sasakyan. Yung mga ibang collectors, ano, maarte sila. Kailangan walang gasgas yung ano, yung casing. Pero sa akin, walang kaasang ko. So, ito, yung casting ng M2. Ano to? Volkswagen to. Ayan, pickup na Volkswagen.
yung mga malalaki nito na scale, makikita mo siya sa true value na ano, na yung mga bilihan ng hardware. Nagbebenta sila ng ganitong malaki. It starts at 1,000. Ayun, nabuksan na siya. Ayan. So, pampa good vibes. Kahit wala pa yung bear, Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan. So, usually kapag may mga ganitong M2, naka-screw siya sa base. Tapos, parang hindi malaglag yung puno. Ayan. Meron siyang parang goma dito. So, ito ay nakuha ko naman kay Sir Robby. Ito, ang kwento nito, maganda. ko na siya. So, sabi ko, Sir Robby, mine ko na tong kotse na to. Sabi niya, ha? Lagot, naibigay ko dun sa ibang buyer. Teka, kausapin natin. Ganyan, ganyan. So, all the way from Negros. yung napagbigyan niya ng maling buyer. Yung maling buyer nito, all the way from Negros, pinadala sa akin. So, salamat dun sa nagpadala. Kasi, ako naman talaga yung naunang mag-mine. Yun kasi yung sakit talaga. Minsan, pagka sa mga toy world, hindi ko naman nila lahat. Ilan lang yung mga taong kagaya nila sa Robby. Na pag ikaw yung naunang mag-mine, ibibigay talaga sa'yo, regardless kung may mag-offer na mas mataas. Ang nangyayari kasi, lalo na sa bidding ha, kunwari ako yung nanalo sa bidding. Tapos may isang seller, or rather buyer number 2. Oh, nakuha lang ni Marbian ng 400, gagawin kong 600, ako na yung bahala. Papalala move ko na, ganyan. May mga ibang ganun, may mga ibang bastos na seller. Alam mo yung tipong ikaw na nga yung nauna, ikaw na yung nanalo sa bidding, tapos ibibigay nila yung item sa iba. Which is sad, kasi yun na nga yung, yung deal. Yun talaga yung isa sa mga unwritten rules kapag ka bumibili ka ng laruan. Kung ikaw yung nauna na mag-mine, huwag mo na ibigay sa iba. Lalo na kung alam naman natin lahat, kailangan natin ng pera. Pero yung word of honor na lang na ikaw na yung nauna dun bakit mo pa ibibigay dun sa nag-offer lang siya ng mas mataas, di ba? Nakakasama lang ng loob. Pero masaya ako, Sir Robby Blanco, thank you so much. Hindi kasi matagal ko nang gustong bumili ng ganito sa sa True Value. Ito lang yung lagi kong binabalikan sa True Value. Yung mga ganito nilang mga Ford pickup tsaka Volkswagen na pickup. Eh hindi ko pa kaya kasi alam niyo yun, yung ganun kalaki ng makotse 1.5. Huh? Eh ito nga, ang dami ko nang nabili for 2K tapos ilang gifts pa. So, di ba? Kailangan maging smart din pagdating sa pagkukulik. Kaya ito ako, nung dumating pa. Talaga sinalang ko na agad siya. Tsaka ganun din ako na collector. Kapag alam kong bayad ko na yung item, saka ko lang siya binablog. Kasi nakakaya din naman sa seller na, huy, magbayad ko muna ng utang mo, binlog mo na agad, hindi mo pa nga bayad. Diba? Nakakaya naman yun. Ibablog mo, tapos hindi pa bayad. Teka lang. Speaking of bayad, ayan. Ito rin yung mga iba kong mga items na na hinulugan ko at kararating lang. Ayan. Diba na, kanina na banggit ko yung James Bond, Aston Martin na mga kotse. So, naka-tsempo ako at nakahanap ako ng yung eksena talaga ng Goldfinger, yung James Bond na movie. So, usually yan, pinoproduce siya ng Johnny Lightning. So, ito, hinulugan ko to kay Sir Rolly Doinov. So, nag-let go siya. Siguro, madami kasi siyang mga ganito. Kahit yung anak niya, nagle-let go sila ng mga collectibles na ganito. So, ako, mahilig din ako mag-collect ng mga eksena ng ganito. Hindi ito acrylic, guys. So, kailangan talaga siya sa clamshell.
May tendency kasing mawala yung iba. So ito, ano to, car scene siya sa James Bond. Meron din ako na isa pang Johnny Light nung din na ganito. Kaya ano naman, kay, kung familiar kayo kay Steve McQueen, kasi favorite ko din si Steve McQueen dahil sa Pawn Stars. So, meron akong eksena din na ano, green light naman yun na eksena sa movie. Siguro pag nakachempo ako ng ano, eksena din sa Fast and Furious at mura lang siya na nilet go, baka hulugan ko din or basta pag-iipunan ko. Kasi so far ha, sa lahat ng mga ganitong mga collectibles ng mga items, may value pa rin talagang malaki yung Fast and Furious. Lalo na nung namatay si ano, si Paul Walker. At saka yung mga, kahit na hindi na ganun kaganda yung quality ng movie, basta may franchise and everything, mahal talaga yung value. Ayun. So, tips ko, siguro ano na lang, sa pagbubuo ng diorama. Yung mga diorama kasi, yung mga diorama kasi na ganito, kailangan talaga with a little bit of imagination. Kasi ito, wala talaga tong instructions pagka duwarating dito. Kumbaga parang ano, common sense na lang. At saka, that's always the fun in building dioramas ng Sintra board like this. Kasi, wala nga siyang instructions, so creativity mo lang talaga yung mag-a-adjust. At saka, common sense. May mga times talaga na nahihirapan akong isipin kung itong part na to, para saan ba to? So, minsan, ang ginagawa ko, tinitingnan ko yung finished product na nung, for example, ito nga, tofu shop siya ng initial D. So, titingnan ko siya online or dun sa group namin, pagka may tapos na nagawa, titingnan ko yun. Tapos, I try to figure out kung para saan to, tapos bubuoyin ko siya. Kasi ganun din yung ginawa ko dun sa gas station. Wala akong guide. No everything, no coaching dun kay Sher Calieo na binulong ko nito. Walang guide, as in. Ako na lang yung nag-isip ko paano siya bubuoyin. Dahil, dinownload ko yung picture nung finished product na ng tofu shop. Hopefully, matapos ko si tofu shop kasi nakuha ko na dun kay Sir Johan yung aking in-order na initial D na mga kotse. Yung Trueno na dalawa. So, Toyota yon, Toyota Trueno D na Tomica. Ayun, next time, papakita ko sa inyo pagkagawa na. Salamat sa mga taong nanood. Special street kasi, kaya maingay. Special mention sa mga nanood, kay Ma'am Amabel, kay Ma'am Jen, at saka kay Sir Emmanuel. Ayan, hopefully makapag-edit na ako ng videos and stuff. Pero, sige, salamat pa rin at sa support. Me and my text ako says stay safe and hopefully we see each other soon. At pag natapos talaga to, grabe, namimiss ko na mag-toy ko niya, tsaka pumunta sa Mega Mall para makita ko yung mga diecast friends ko din. Ayun, sana makita ko pa kayo and God bless, stay safe.